Hello? Lizel, alam mo na ba ang balita? Inihinto niya ang hawak na mixer at tinuwid ang pagkakatayo. Napakunot-noo pa siya. Wala namang telebisyon sa loob ng kusina ng bake shop nila. Isa pa, maghapon na rin siya dito, kaya hindi niya alam ang nangyayari sa paligid. Anong balita? Balik tanong niya sa kaibigan na si Karel. Patay na raw si Gilberto. Nanlambot ang mga binti ni Lizel. Lumalaylay din ang kamay niya sa pagkakahawak sa mixer buhat sa narinig. May ilang segundo rin bago siya nakabawi. Pakiulit mo nga. Nanginginig ang boses niyang wika. Si Gilberto, tegi na, tsugi na, as in patay na, wala nang buhay. Paglilinaw pa ni Karel sa kabilang linya, napahawak siya sa mesa. Nagmamadali ang pagtahip ng dibdib niya habang nangingilid ang mga luha. Si Gilberto, ang kaniyang ama. Basta na lang siyang napaluhod sa sahig ng kaniyang kusina. Naibaba na rin niya ang cellphone nang hindi nakapagpaliwanag. Kahit na hindi sila nagkakilala at nagkasamang mag-ama, mahal na mahal niya ito at wala siyang ibang hiniling kundi isang araw ay personal itong makilala. Gusto niyang masilayan ng taong bukod sa ina ay dahilan kung bakit siya narito sa mundo. Ilang beses niyang sinubukan, ang kaso ay hindi siya basta makalapit sa ama. At nahihiya rin siyang sabihin ang totoo. Baka itanggi siya at ikaila nito. Kaya nagtiyaga na lang siyang kilala ang ama kahit hindi siya nito kailanman kinilala. Hindi niya alam na ganito pala kasakit ang mararamdaman niya. Nangihinayang siya sa oras na lumipas. Kahit pagod sa maghapong trabaho, ay nagmamadali pa rin si Lizel na sumakay ng kotse. Hindi niya halos may suksok ang susi dahil sa labis na nararamdaman. Nang uminit ang makina, ay sinimula na niyang paandarin ang kotse. Habang nagmamaneho, ay tinawagan niya ang kaibigan. Saan nakaburol si Papa? Umiiyak niyang tanong. Sumabay pa ang busina at ang pagdaan ng trap nang sumagot ang kaibigan. Kaya ang huling salitang chapel na lang ang narinig niya. Hello? Ano nga ulit? Sa Holy Trinity Chapel? Naguguluhan niyang tanong. Hello? Hello? Karel? Buisit. Kulang na lang ay ibato niya ang cellphone sa nawala ng baterya. Nakalimutan nga pala niya yung kargahan. Sa sobrang busy niya sa shop, ang mga simple pero kailangan gawin ay nawawaglit sa isip niya. Sinubukan pa ni Lizel na muling buksan ang cellphone. Hindi niya malinaw na narinig ang sinabi ng kaibigan kung saang chapel nakaburol ang ama. Sa Holy Trinity Chapel nga siguro. Kausap niya sa sarili habang tinatanaw ang daan. Iyon ang pinakamalapit na chapel na alam niya. Sigurado siyang naroon ang burol ng ama dahil malapit lang din yun kung saan nakatira ang matanda. Napahinga pa ng malalim ang dalaga. Hindi niya alam kung anong gagawin sa oras na makita ang amang hindi siya nakilala. Paano niya sisimulan itong kausapin? Paano pa niya may papakilala ang sarili? Impit ang naging iyak ni Lizel habang nagmamaneho. Dapat pala, noon pa ay nilakasanan niya ang loob. Para noon pa, narinig na niya ang isasagot ng ama. Hindi katulad ngayon, wala na itong kakayahang sumagot pa. Kung masaya ba o malungkot ito na makita at makilala siya bilang anak, mas binilisan niya ang pagmamaneho. Our deepest condolences, sir. Tumango lang si Sebastian. Kasalukuyan niyang kaharap ang ilang empleyado ng kumpanya. Naroon sila sa loob ng chapel at kararating lang din ang ama niya na nasa loob ng isang itim na kabaong. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin niya mapaniwalaan ang mga nangyari. Kagabi lang ay nakausap pa niya ito nang umuwi siya galing sa trabaho. Ngayon ay wala na itong buhay. Napatiimbagang ang binata. Sorry for your lost brother. Kinamayan at niyakap siya ng best friend niya na si Owen. Humalukip-kip lang siya at inikom ang labing nanginginig. May report na bang mga pulis? Tanong nito nang sabay silang naglakad palapit sa kabaong. Wala pa, nasa crime scene pa rin sila.
Sino ang tingin mong gumawa nito kay Tito? Seryoso ang tiningnan ni Sebastian ang kaibigan na si Owen. His mistress. Ilang buwan na rin nagkakalabuan ang mga magulang niya dahil sa isang babae. Kung kailan naman nagkaedad ang ama ay doon pa ito nagkaroon ng affair. Oh, what about Tita Suzette? Alam niya na ba to? I already called her. Malungkot niyang tugon. Kasalukuyan kasing nasa ibang bansa ang ina dahil sa hindi pagkakaintindihan nito at ng kaniyang ama. Hinawakan siya sa balikat ni Owen at magkasunod na tiningnan ng matandang lalaki sa loob ng kabaong. Nung narinig ko ang iyak niya, my heart breaks even more. Sagot niya. Pinisil-pisil siya sa balikat ng kaibigan. Nandito lang ako. Sasamahan kita hanggang sa pagharap sa kaso. Pigil ang luha niya nang tumango rito. I swear, pagbabayaran niya to. Siguradong wika ni Sebastian. Muli niyang tinitigan ang kaawa-awang ama na walang awang nilason. Natagpuan ito sa kwarto ng isang hotel na wala ng malay tao. Lihim na bumilog ang kamao niya. Isang tao lang ang hinihinala niyang gagawa nito. At yon ang babae ng ama. Napatingala si Lizelle sa isang chapel matapos mailapat ang mga paa. Naroon agad ang mga luha niya. Sa paghakbang ay mas bumubugso ang damdamin niya. Napatapat siya sa pinto ng chapel. Parang dinudurog siya ng matanawang mga ilaw at isang kabaong. Nalukot agad ang mukha ng dalaga. Siguradong naroon ang ama niya at tahimik na nakahimlay. Papa. Naiiyak niyang bigkas bago sinimulan ang paghakbang. Nang makahakbang sa baitang ng hangdan, ay doon niya na hindi napigilan ng sarili. Napatingin ang lahat ng nasa loob ng chapel dahil sa nakabibinging hagulhol. Papa! Iyak ni Lizelle habang palapit sa kabaong. Umaalingaw-ngaw ang iyak ng dalaga sa loob. Nagbubulong-bulungan naman ang mga tao sa paligid. Papa! Patuloy niya hanggang sa makarating sa unahan. Sisilip na sana siya sa salamin ng kabaong nang may humawak sa braso niya. And who the hell are you? Gigil na tanong ni Sebastian sa babaeng basta na lang pumasok at tinalo pa siya sa pag-iyak. Nalunok ni Lizelle ang laway habang magkatagpo ang kanilang mga mata ng binatang parang surang-sura sa kaniya. Sa pagkahinang ng kanilang mga mata ay may napagtanto si Sebastian. Napangisi pa siya bago pabaliang binitawan ng istrangherang babae. Muntik nang mataob ang dalaga dahil sa bilang pagbitaw sa kanya ng kaharap. You! Siguradong aniya ng binata. Me? Naguguluhan niyang tanong sabay turo sa sarili. Yes, you're the mistress of my father. Ano? Nagulat pa si Lizelle sa sinabi nito. What? Hindi mo ba naiintindihan? Babae ka ng tatay ko. Dahan-dahan at malinaw nitong bigkas. Kung makaatungal ka, tinalo mo pa ako. Naiinis na dagdag pa ni Sebastian. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi niya ako babae. Diretsyong aniya at bumaling sa kabaong. Muntik na siyang mabuwal nang makita ang naroon. Sino to? Tanong niya. Nag-arko ang kilay ng binata habang pinanonood ang reaksyon ng babaeng nagulat. Nahawakan ni Lizelle ang labi. Nakakahiya! Maling burol ang napuntahan niya. Hindi ito ang kaniyang ama. Kasabay ng mga luha ay ang pag-atras ng mga paa ng dalaga. Pero mabilis siyang hinawakan ni Sebastian sa braso. Stop with your drama. Umamin ka na. Ikaw ang babae ng dad ko. Tama? Habang nakatitig siya sa mga mata nito, ay naaninag niyang matinding galit ng lalaki. Mas lalo ring bumabao ng daliri nito sa braso niyang pilit niyang iniigkas. Nagkakamali ka. Hindi ako babae ng daddy mo. Akala ko... Enough of your excuses. Hindi ka iiyak ng ganyan kung hindi mo siya kilala. You're not even our friend or family. That's why I'm sure that you are my dad's mistress. Halos hindi bumubuka ang bibig ni Sebastian
dahil sa gigil nang sabihin yon sa dalaga. Hindi nga! Ano ba? Bitaw nga! Malakas ang ginawa niyang pag-alis ng braso. Tumalsik ang karamihan ng hibla ng buhok niya at halos mahulog ang sakbit ng bag. Hindi ako babae ng tatay mo. Hindi ko nga siya kilala. Mali lang akong naiyak ang kabaong. Inirapan pa niya ang binata bago muling tiningnan ang kabaong. Sa isip na lang siyang humingi ng paumanhin sa kaluluwa nito bago tumalikod. Kailangan niyang hanapin ang ama at kung saang chapel ito nakaburol. Hindi pa tayo tapos. Habol-habol ni Sebastian ang babae. Ano ba? Kakamot-kamot ng ulo si Lizelle nang humarap sa lalaki. Nasa pinto na sila ng chapel at nanunood pa rin ng mga bisita ng lamay sa kanila. Hinila ng binata ang suot na bag ng babae ng tatay niya. Napilitan siyang humarap dito. Mas nadagdagan pa ang galit nito sa kanya. Tatakas ka? Anong tatakas? Ulit niyang tanong. How thick is your face? Nakuha mo pang umiyak ng todo sa harap ng tatay ko, knowing you're the reason why he was here. Pagbibintang nito. Hinila ni Sebastian ang bag niya, lumaki ang mga mata ni Lizelle nang madikit siya sa katawan ng lalaki. I know that you're the one who took his life. Mas mabigat na paratang ng binata. Hep, 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 mister! Itinaas niya ang dalawang kamay at pilit na lumayo rito. Kanina ka pa ha? Kung ano nang pinagbibintang mo sa akin? Took his life? Paano ko papatayin yung tao hindi ko kakilala? Katwiran niya. Dadalhin kita sa presidento. Doon ka magpaliwanag. Binitbit ni Sebastian ang babae sa bewang dahil manipis lang ay kayang-kaya niya ito. Hindi rin sapat ang pagwawala nito para mabitbit niya. Bitawan mo nga ako! Hindi nga akong babae ng daddy mo! Nagkamali lang talaga ako! Sebastian! Habol-habol ni Owen ang kaibigan na may bitbit na babae sa bewang. Calm down, brother. Pinapanood ka ng mga nasa chapel. Hinawakan siya ng kaibigan sa braso at hinihingal siyang huminto at binaba ang babae. At manglalayo ito ng bitawan niya sa bewang pero mabilis niyang hinila ang bag ng istranghera. Napapikit si Lizelle sa ines at napaatras pabalik sa lalaking nakaharap sa isa pang lalaki. Ano bang problema? Who is she? Sinili pa ni Owen ang babae sa likod niya. She is my dad's mistress. Sinabing hindi nga! Inihilig pa ng dalagang muka sa gitna ng dalawang binata. Napatingin ng mga ito sa kanya. Hindi nga ako babae ng tatay mo o kahit ng sino. Namali lang ako ng iyak. Namali lang ako ng burol na napuntahan. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Baling niya sa lalaking galit na galit sa kanya. Sebastian, hayaan mo na siya. Hinawakan ni Owen ang bag na hawak ng kaibigan niya kaya lang nabitawan ito sa Lizelle. Agad na inayos ng dalagang itsura at tiningnan ng masama ang lalaki. Okay, pag-usapan na lang natin ito ng maayos. Ani yan ang kaibigan. Sa presinto ko siya dadalhin. Bakit mo ko dadalhin sa presinto? Kremen na ba agad yung malinang iniyakan? Giit ni Lizelle. Nakatikwas na parang isang babae ang kilay ni Sebastian nang salubungin ang tingin ng hinihinalang babae ng ama. Tingin mo, malaloko mo ko? Nalaman mo lang na anak ako ni Gilberto. Kaya ngayon, dinideny mo na babae ka niya at nirarason mo na mali ka ng burol na napuntahan? It's pretty obvious that you're lying. Pahayag nito. Natahimik naman ang dalaga. See? Tiningnan ni Sebastian si Owen. Sa pagtahimik ng babae, ay mas naging sigurado siyang ito ang babae ng ama. She can't even speak now. Parang naputol bigla ang dila niya. Patuloy ng binata. Alam ko nang magalawan ng tulad mo. Maybe you fooled my father pero hindi ako. Matapang na nakatitig ito sa mga mata ni Lizelle. Wala na siyang masabi para ipagtanggol ang sarili. Mukhang sarado ng utak nito sa mga paliwanag niya. Lizelle! Karel! Nagmamadaling lumapit ang kaibigan niya sa kanila. Alangan pa nitong sinuliya pa ng nagagalit na binata. Anong ginagawa mo rito? Namali ako ng chapel na napuntahan. Tapos tong lalaking to? Pasimple niyang ininguso ang lalaki sa harapan.
pinagbibintangan akong babae ng tatay niya. Dagdag pa niya. Miss, can you tell me kung anong chapel dapat ang pupuntahan mo? At pangalan ng tatay na sinasabi mo? Aniya ni Owen ang hugutin ng cellphone sa suot-suot. Just to make sure na nagkamali ka lang talaga. Nilingon nito ang kaibigan na si Sebastian. Lumiit at lumaki pa rin ang butas ng ilong nito dahil sa galit bago pumamewang. Sige, para matapos na to at mapahiya yung judgmental mong kaibigan. Sagot ni Lizelle. Gilberto Capilli ang pangalan ng tatay ko. Umirap lang si Sebastian. Okay, itatanong ko sa lahat ng malapit na chapel dito kung meron niyang nakaburo rin na Mr. Gilberto Capilli sa isa sa mga chapel dito. For us to find out kung nagkamali ka lang talaga. O alibay mo lang yun. Aniya ni Owen. Sige, go! Kumpiyansang sagot niya, sabay lahad pa ng kamay. Teka lang, friend. Gulong sa kanya ni Karel. Bakit? Nagkamali ako. Naputol ang usapan nila nang may sumagot na sa tawag ni Owen. Okay, thank you. Ibinaba nito ang cellphone. Maingat silang nakikinig sa sasabihin nito. Walang Gilberto Capilli na nakaburol sa kahit anong chapel dito, miss. Gumisi si Sebastian. Nagkatingin na naman sina Lizelle at Karela. Nagtatanong ang mga mata niya habang nakatitig sa kaibigan. Sorry, friend. Ang sabi mo, nagkamali ako, friend. Akala ko si Gilberto na tatay mo yung namatay. Kapangalan niya lang pala. At saka, ano bang ginagawa mo rito sa chapel? Hindi ko naman sinabing nandito siya nakaburol. Nasapo niya ang noo. Come on, you can't hide the truth. Mayabang lumapit si Sebastian sa mga ito. Now, dadalhin kita sa presinto. Hoy, hoy, hoy! Hinarangan ni Karel si Lizelle. Bakit mo siya dadalhin sa presinto? Wala ka namang ebidensya na siyang babae ng tatay mo. Palaban itong katwiran. Hindi naman nakasagot ang binata. Puro kabintang. Isa pa, wala naman sa aktong nakita mo magkasama sila. Naroon ang tatay mo sa kabaong, hindi ba? Anong ebidensya ang huli sa akto may papakita mo? Karel, pinigilan ni Lizelle ang kaibigan ng umunguya pa ng bubble gum habang halos mabasa ang mukha ng binata sa talsik ng laway nito. Nakuskus ni Sebastian ang palad ang mukha. Umangat din ang dibdib niya matapos titigan ang babaeng kaibigan ng estranghera at binato rin niya ng atensyon ng babae ng ama. Tingnan mo! Ikaw dapat ang dinadala sa presinto dahil sa harassment at paninirang puring ginagawa mo. Patuloy ni Karel. Can you stay out of this? Sino ka ba ha? Tanong niya sa babae. Natigilan naman ito. Bakit siguradong sigurado kang hindi siyang mistress ng dad ko? Kumura pang mga mata ni Karel. Napatingin si Lizelle sa kaibigan na biglang natigilan. Sebastian. Hinarang ni Owen ang kaibigan. Let them go. No! Hayaan na natin ang mga pulis. They will do their job. I'm sure na siyang babae ni Dad. Nararamdaman ko yun, Owen. Baka kapag natapos na ang imbestigasyon, makatakas pa yan. Mukhang hindi pa naman mapagkakatiwalaan. Tiningnan ni Lizelle ng matalimang binata matapos marinig ang sinabi nito. I know. Hayaan mo muna. Marami na rin tao sa loob ng chapel. Yun muna ang uunahin natin. Pumihit si Owen sa mga babae. Sorry girls. Tingin ko, misunderstanding lang to. Pwede na kayong umalis. Tara na. Huwag mo nang pagpapansinin yung mga yan. Bulong pa ni Karel nang hawakan siya sa kamay at hinila paalis. At manghahakbang pa si Sebastian pero agad siyang hinarang ng kaibigan. Hayaan mo na. Kung siya talaga ang kasama sa hotel kung saan, dadatna ng walang buhay si Tito Gilberto. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Sinundan niya ng tingin ang dalawang babaeng nagmamadaling umalis. Kung siya lang, hindi niya papakawalan ng babaeng yon. Gusto lang niyang pagbayarin ito ng kasalanan ora mismo. Friend, bakit naman kasi sa burol ni Gilberto Romero ka nagpunta? Yun ang narinig ko sa'yo. Katwira ni Lizelle habang pareho silang stress na nakaupo sa loob ng bake shop. Yun ba yung sinabi ko? Takang tanong ng kaibigan. Oo, yun ang huli kong narinig sa'yo no, bago mamatay ang cellphone.
Teka nga, paano mo pala nalaman na nandun ako sa chapel na yun? Natigilan sa pagmuya si Karel. Pinagmasdan niya itong mabuti. Kitang-kita niya ang pamumutla ng kaharap. Anong ginagawa mo ron? Ulit niyang tanong. Wala. Nagkakandautal nitong tugon na nakapagpalin niya ng noo niya. Sa tinagal-tagal nilang magkaibigan ni Karel, alam niya kung kailan ito nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Huminto sa pag-aayos ng bag si Lizelle nang marinig ang nasa telebisyon. Naroon ang burol ni Gilberto Romero. Nahigit niya rin ang hininga nang makita ang binatang nakaaway kagabi. Kaisa-isa pala itong anak ng matandang mayaman, tagapagmana ng lahat-lahat ng naiwan ng bilyonaryo. Nalunok niya ang laway. Kayang-kaya talaga siya nitong ipakulong kahit hindi naman talaga siya babae ng ama nito. Hello, tita? Kinamusta ko na ang tatay mo. Ayos naman siya. Napabuntong hininga si Lizelle. Nasa labas na siya at inilalagay ang bag sa loob ng kotse. Salamat naman ho. Nagkamali lang talaga siguro ang kaibigan ko sa pagbabalita sa akin. Sagot niya. Ano bang pinaggagawa ng kaibigan mo na yan? At parang nalulugaw ang isip. Baka ho pagod sa trabaho. Lagi ho kasi siyang night shift. At baka naunahan lang din siya ng emosyon nang marinig niya ang pangalang Gilberto. Madalas ko kasi ikwento ang pangalan ng tatay ko sa kanya. Ay, mababaliw ako sa kaibigan mong iyan. Sige na. Paalam nito sa kabilang linya. Sige po, tita. Salamat. Bagsak ang balikat ni Lizelle nang buksan ang pinto. Panatag na siyang buhayang ama at ligtas. Ang hindi niya lang malubos maisip ay ang pagpalahaw niya ng iyak sa burol ng isang bilyonaryo. Napagkamalan patuloy siyang babae ng matanda. I knew it. Halos mapahampas pa si Sebastian sa hangin ng marinig ang sinabi ng kaharap na pulis. Isang babae ho ang nakitang kasama ni Mr. Gilberto Romero sa loob ng hotel. Siya ang ating suspect ngayon. May iba pa ba kayong suspect, sir? May nasabi o napansin ba kayo sa daddy niyo bago nangyari to? Nakahanda na ang ballpen ng pulis para isulat ang sasabihin niya. This past few weeks, madalas magtalo ang parents ko. Nag-aaway sila dahil sa affair ng dad ko. That's why my mom decided to go to another country. Paliwanag niya. Nakita po ba yung babae? Tanong naman ni Owen. Unfortunately, hindi po sir. Sabay silang napahinga. Bukod ho sa fingerprint, wala na hong nakitang anong ebidensya na nakita sa crime scene na magtuturo sa suspect. Inabot ng pulis kay Sebastian ang cellphone at sabay nilang pinanood magkaibigan ang kuha sa CCTV. Naroon ang isang babae na nakasuot ng hoodie jacket. Mabilis din itong kumilos at agad na nawala sa kamera. Tiningnan niya ang otoridad matapos ibalik dito ang cellphone. May suspect ako. Matapang niyang aniya. Napatingin sa kanya si Owen. There was a crying lady here last night. Sa tingin ko, siya ang mistress ng dad ko. Anong pangalan niya, sir? Itinitig niya kung saan ang mga mata. Hindi talaga siya papayag na hindi makulong ang babaeng yun. Chef, may naghahanap po sa inyo sa labas. Napahinto siya sa pagkuha ng cupcake sa oven. Nilingan niya ang assistant chef na si Vanjie. Sino? Pulis po. Pulis? Ulit niya. Ipinunas pa ni Lizelle ang kamay sa suot na apron nang makalabas ng kusina. Lizelle Ann Capili? Magalang na tanong ng pulis na nakasuot ng uniporme. Nagmasid pa ang dalaga sa paligid nang mapansin ang ilang customer na nakatingin sa kanila. Ako nga sir, ano ang kailangan nyo? Tanong niya nang makalabas sila ng shop. Hihingan lang po sana namin kayo ng statement. Napahinga siya ng malalim. Mukhang tinutuo talaga ng anak ni Gilberto Romero ang pagpapakulong sa kanya. Tuwid niyang tinitigan sa mga mata ang pulis. Willing ho ako sir. Magbibigay ho ako ng statement. Sa pagkakatayo na yon, ay nagbigay siya ng ilang pahayag. Tuwid at totoo lahat ang sinabi niya. Kasama na
ang pagpunta niya sa chapel kaya siguro ay itunuturing siyang suspect ng binata. Thank you, ma'am. Salamat din ho, sir. Malungkot niyang nasundan ang tingin ng pulis na palayo hanggang sa matanaw niya ang kaibigan. Karel? Tanong niya sa sarili. Kitang-kita niya kung paano ito parang nagtatago at pasilip-silip. Anong ginagawa mo? Nakakagulat ka naman? Sapo pa ni Karel ang dibdib nang makita siya. Bakit ka nagtatago? Mga pulis ba yon? Tanong nito habang nakasilip pa rin sa mga pulis. Oo. Naguguluhan ang anyo ni Lizelle habang pinagmamasdan ng kaibigan. Kinuhaan nila ako ng statement. Yung anak kasi ni Mr. Gilberto ay tinuro ako. Anong sinabi mo? Tensyonadong usisa nito habang kulay ubi ng muka. No, she's lying. Napatayo pa sa kinaupuan si Sebastian matapos marinig ang lahat ng sinabi ng pulis. Sir Sebastian, malinaw ang sinabi ni Miss Capilli. Walang kahit anong kahinahinala sa kanya. Nakuhaan din namin siya ng physical evidence katulad ng fingerprints pero hindi yan naging tugmain sa crime scene. Tumalikod siya habang hindi pa rin alam ang gagawin at sasabihin. Wala tayong matibay na ebidensya na si Ms. Dezel Ann Capilli ang pumatay kay Mr. Romero. Then who? Baliyaw niyang tanong. Wala ka bang trabaho? Nilinga ni Lizelle ang kaibigan na si Karel na katukatulong niya sa paglilinis ng mesa sa shop. Wala na. Tanggal na ako. Sagot nito habang hindi sinasalubong ang tingin niya. Bakit? Hindi ba nakakailang buwan ka palang sa call center na yon? Sarado na. Bankrupt. Talaga? Pero kanina lang may ilang call center agent na nagtatrabaho ro na nagmeryenda dito. Wala naman silang nabanggit tungkol dyan. Nagtatakang sambit niya. Nagmamadali siyang tinignan ni Karela. Kasi sa ibang department ako. Teka, banyo lang ako ha. Umalis na lang ito bigla. Napabuntong hininga na lang si Lizelle. Hindi na talaga niya alam kung anong iisipin sa kaibigan. Hindi niya gustong maging mapanghusga pero nitong mga nakarang araw ay pansin niya ang pagiging balisa ni Karel. Parang may tinatago sa kanya. Sorry sir, closing hours na po. Bumalik. Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang makita kung sino ang pumasok sa shop. So, you own this? Napakurap ang dalaga ng magtagpo ang mga mata nila ng anak ni Gilberto. Nilibot pa nito ang paningin sa kalooban ng shop habang may ngiting aso sa labi nang balikan siya ng atensyon. Galing ba to sa daddy ko? Hinuthot mo ba to sa kanya? Sorry, pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam ko nagluluksa ka pa, Mr. Romero. Pero huwag kang manisin ng ibang tao para mabawasan lang ang nararamdaman mo. Mas lalong naging mabilis ang pagtahip ng dibdib ni Sebastian dahil sa galit. Bakit ba ang galing mong magpanggap na inosente? Lumapit pa ito sa kanya. Dahil wala akong ginagawang masama. At hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo matanggap yon. Nagkamali lang ako ng burol na pinuntahan at iniyakan. Maliwanag niyang bigkas. Nagkatitigan sila. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo inaamin ang totoo. Hindi mo ako makukuha sa malanghel mong itsura. Sa unang tingin ko pa lang, ang katulad mo, papatulo sa matandang mayaman kahit na may asa. Tagilid ang mukha ni Sebastian nang makatikim ng isang malutong na sampal mula sa dalaga. Tanggap ko na nagluluksa ka, pero yung panghuhusga at pangahamak mo sa akin, hindi. Matapang at nanginginig ang laman na pahayag ni Lizelle. Nag-uusap ang kanilang mga mata na parehong may galit. Hindi ako ang babae ng tatay mo. Lalong-lalong hindi ako mamamatay tao. Imbis na inuubos mo ang oras mo sa akin, bakit hindi mo na lang hanapin ng totoong may sala? You can say everything you want to say, pero hindi ako papayag na hindi mabibigyan ng ustisya ang pagkamatay ng dad ko. I'll make sure you burn in hell. Anong hell ang pinagsasabi mo dyan? Kapag napatunayan ko na malinis ang konsensya ko, sigurado akong ikaw ang mapupunta sa hell. Busit niyang sagot dito. Napapikit na lang si Lizelle nang makalabas ng shop ang binata. Hindi niya alam kung paano maliliwanagan ang isipan nito at mawawala ang paghihinala sa kanya. Umalis na si Sebastian
Nilingan niya si Karel na lumapit sa kanya. Hindi ba siya titigil? Tanong nito. Disperado niyang mahuli ang pumatay sa tatay niya, kaya simpleng pagkakamali pinaghihinalaan niya. Sagot ni Lizelle. Rinig niya ang paghinga ng malalim ni Karel. Lihim niyang sinulyapan ito at nag-arko ang mga kilay niya. Kitang-kita ni Lizelle ang matinding kaba nito. Bakit naman ito kakabahan kung wala itong kasalanan? Natatanaw niya na palabas ng bahay si Karel. Binagalang niya ang pagpapatakbo. Na-curious siya kung saan pupunta ang kaibigan. Sumakay ito ng taxi na sinundan naman niya sa sakay ng kotse niya. Sumasabay pang ambon habang minimisahan ng pari ang kabaong ni Gilberto Romero. Tahimik na mga nakikinig si Sebastian habang nakasuot ng sunglasses. Sandali pa niyang inakbayan ang ina nang marinig ang mahinang pag-iyak nito. Anong gagawin niya sa sementeryo? Tanong ni Lizelle sa kaniyang sarili nang bumaba si Karel sa isang memorial cemetery. May kalakasan ng ulan habang inililibing ang matandang negosyante. Nagsimula na ring umuwi ang mga nakiramay. Ibinil ni Sebastian ang ina sa kaibigan na si Owen. Nauna na nga ang mga ito sa sasakyan. Nakahalukip-kip siyang pinagmamasdan ang ngayon ay puntod ng ama. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sospek sa imbestigasyon at naiinip na talaga siya at ayaw niya ring tuluyang maniwala sa dalaga na umiyak sa burol ng ama. Kahit may kapiraso na sa loob niyang nakukumbinsi siya nito. Inangat ni Sebastian ang muka. Nagtagpo ang mga kilay niya nang may matanaw na babae. Huli ka! Anong ginagawa mo? Otomatikong sinapo ni Lizelle ang bibig ng binata. Sa lakas pa nga ay natumba ang binata. Nakabig sa bewang ang dalaga dahilan para sabay silang bumagsak. Buti na lang at maputik ang kinabagsakan nilang dalawa. Naharangan sila ng ilang ligaw na damo. Napatingala siya sa binatang nasa ilalim niya. Nanatiling nakatakip ang palad niya rito. Nag-uusap ang kanilang mga mata. Pilit namang inaalis ni Sebastian ang palad ng dalaga. Pero nang sumayon niya si Lizelle para patahimikin ito, ay huminto naman ang binata. Huwag kang maingay. Nandudumilat at mahina niyang sambit. Sabay silang napatingin sa dumaang babae sa likod ng halaman bago sila muling nagkatinginan. Sino yun? Si Karel. Marahang bumangon si Lizelle mula sa pagkaibabaw sa binata. Tinanaw niya ang kaibigan na nagpunta sa isang puntod. Anong ginagawa mo rito? Nilingan niya si Sebastian na bumabangon mag-isa. Napatingin ito sa kanya ng hawakan niya sa braso at tulungang tumayo. Don't touch me. Iwas nito. Eh di wag, ikaw na ang tinutulungan eh. Nagpunas lang ito ng putik sa damit at braso. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. What are you doing at my dad's funeral? Napairap si Lizelle. Alam na niya ang tinutumbok ng binata. Hindi ko alam na dito inilibing si Mr. Romero. Ang sinundan ko rito ay ang kaibigan ko. Tinanaw niya si Karel. Pabalik na ito sa dinaanan kanina. Kaya mabilis niyang hinawakan sa braso si Sebastian at pinilit na iniyoko. Kilala mo ba si Karel? Usisa niya habang nakatitig sa kaibigan. No. Sagot naman ang binata. Ano bang ginagawa niya rito? Ang alam ko, wala siyang kamag-anak na nakalibing sa sementeryo na to. Kaya sinong dinalaw niya? Tanong niya sa sarili. Let go of me. Pilit na inaalis ni Sebastian ang kamay ng dalaga. Huwag kang maingay. Sagot naman ni Lizelle habang hindi binibitawan ang binata at tinatanaw ang palapit na si Karel. Siguradong kapag nag-ingay ito ay maririnig sila ng kaibigan. Pwersahan niyang tinatakpan ang bibig nito hanggang sa hilahin na niya paalis. Bitawan mo nga ako. Sumakay ka na. Pagod niyang tinulak si Sebastian sa loob ng kotse niya. Napilitang sumakay ang binata. Ano sa tingin mong ginagawa mo, Miss Kapili? Tanong ni Sebastian nang pumasok ito at umupo sa driver's seat. Unang-unang nakikiramay ako. Hindi ko alam na ngayon palang libing ng tatay mo. Iniwasan ni Sebastian na tingnan ito sa mga mata at baka makalimutan niyang pinaghihinalaan niya ang dalaga.
I'm sorry. Naintindihan kita. Anak din ako. At masakit mawala ng isang ama. Doon niya lamang ito nilinga. Gusto kong patunayan sa'yo na wala talaga akong kinalaman sa nangyari sa daddy mo. Kaya kong sabihin yan habang nakatitig sa mga mata mo. Diretso at walang alinlang ang nakatitig si Lizelle sa mga mata ng binata. Tinatatagan niya ang sarili kahit na medyo asiwa dahil sa kagandahang lalaki nito. Wala akong kasalanan. At para makumbinsi ka, handa kitang tulungan. Dagdag pa niya. Tingin mo, gagana sa akin yan? Gumisi si Sebastian, mukhang wala itong balak maniwala sa kanya. May mga taong kayang magsinungaling, no matter if they are staring into your eyes. Ganyan ang mga sinungaling at kriminal. Magkita na lang tayo sa korte, dahil sa oras na makahanap ako ng ebidensya laban sa'yo, sa kulungan ng bagsak mo. Bubuksan na ni Sebastian ang pinto ng kotse. Nang makita ni Lizelle ang kaibigan na palapit, wala siyang nagawa kundi hilahin ang kamay ng binata pabalik. At nang mapaharap ito sa kanya, ay naglapat ang kani-kanilang mga labi. Sandaling lumaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Nang akmang ilalayo ng binata ang labi sa kanya at bubuksan ang pinto, kinabig pa niya ito ng mas mahigpit at hindi hinahayaang makalayo. Ganun na rin ang labi nito. Mariin na lang ipinikit ng dalaga ang mga mata habang hawak-hawak ang magkabilang pisngi ni Sebastian. Marahan niya itong binitawan at dahan-dahang lumayo. Naitikom pa niya ang labi habang nahihiyang tiningnan si Sebastian. Para lang hindi makita ni Karel ang binatang lumabas ng kotse niya at makita silang dalawa. Kinailangan niyang halikan ito. Sorry. Nauutal niyang wika habang hawak ang labi. Kailangan. Seryoso siyang pinagmamasdan ng binata. You want to play with me, Miss Capilli? Mapanganib nitong tanong sa kanya. Napalulon siya ng laway habang nababasa ang emosyong meron si Sebastian. Ganito mo ba tuksohin ang daddy ko? Mapanuyang tanong nito. Well, magaling ka. Ang kaso, hindi ako papatalo sa tulad mo. Hinayaan na niya itong bumaba at lumabas ng kotse dahil sigurado siyang nakaalis na ang kaibigan. Pagod siyang napasandal sa kinaupuan. Nagmulat din siya mula sa pagkakasarado ng mga mata. Marahan siyang napahawak sa labi. Hindi niya inaasahang magiging ganoon kaagresibo ang magiging first kiss niya. Sigurado siyang mas magiging masama ang tingin sa kanilang binata dahil sa ginawa niya. Chef, may bisita po kayo. Napakunot noo si Lizelle. Naroon siya sa kusina at nagbe-bake. Pulis? Hula niya. Hindi po. Mukhang businessman. Nakasuit and tie po eh. At saka, guwapo. Kinikilig na sagot ng assistant chef. Itinaas ni Sebastian ang kamay para kunin ng atensyon ng dalagang nakasuot pa ng chef uniform. Himala, hindi yata ako ng beast mode boto nito. Bulong ni Lizelle sa sarili habang palapit sa mesa kung saan prenting nakaupo ang binata. Anong kailangan mo? Seryosong tanong niya nang magdugtong ang kanilang mga mata. Well, iniisip ko lang kung magkano ang nagastos ni dad sa shop na to. Agad siyang umira pa at tinalikuran ng binata. Diyos ko, eto na naman po tayo. Gulong ni Lizelle. Miss Capilli, nung hinalikan mo ako kahapon, wala kang narinig na reklamo sa akin. Niirap at pagtulak, hindi ko ginawa. Napapikit ang dalaga dahil sa hiya, lalo nang marinig ng iba pang customer ang sinabi ng binata. She forced to kiss me when we were inside. Ano bang gusto mong sabihin? Mabilis siyang umupo sa silyang katapat nito para putuli ng pag-a-announce nito sa biglaang paghalik niya rito sa loob ng kotse. Natawa ng kaunti si Sebastian. Nagkibit-balikat pa ito ng sumandal at dumikwatro. Pigil ang paglaki ng butas ng ilong ni Lizelle habang pinagmamasdan ng binata. Well, I just want to check kung nandito ka pa rin at hindi ka tumakas. Para kapag may matibay na ebidensya laban sa'yo, sasama ako mismo sa mga pulis para hulihin ka. Hindi ako tatakas dahil wala naman akong kasalanan. Sagot niya. Talaga lang ha. Nasiwa siya nang hagurin siya ng tingin ni Sebastian. Kunot-noo pa ang ginagawa niya
nang magsalubong ang kanilang tingin. So, you're a pastry chef? Hindi, doktor. Piloso po niyang sagot. What can you offer? Tanong nito kasabay ng pagtanaw sa kusina niya. Kakain ka? Nahihiya niyang balik tanong. Hindi, magpapagamot. Paganti ni Sebastian at ngumiti rito. Kunyaring tumawa sandali si Lizelle, pero bigla ring nag-ibang emosyon sa muka at seryosong tumayo. Hintayin mo ako riyan. Sad niya. Napailing na lang si Sebastian habang hindi pa rin naaalis ang pagkakangiti. Sinundan niya ng tingin ng dalaga. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit siya dinala rito ng mga paa. Gusto niyang makahanap ng rason para paniwalaan ang sarili na ito ang babaeng pumatay sa kaniyang ama. Gusto niya itong makilala. Siguradong makakahanap siya ng bagay na pwedeng maging ebidensya laban dito. Ito, bestseller namin yan. Padabog pa na hinain ni Lizelle ang isang platito laman ng isang slice ng classic cheesecake nila. May kasunod pa na isang tasa ng kape. Para naman kabahan ka sa mga binibintang mo sa akin. Dagdag pa niya nang ilapit kay Sebastian ang tasa. Kinuha ng binatang isang tinidor. Pinanood niya kung paano nito sipat-sipatin ang tinapay at patambling-tamblingin ang pagkain gamit ang tinidor. Hindi ko binikyan para i-circus mo kung ayaw mong kainin akin na. Pinigilan ni Sebastian ang kamay niya. I wonder kung paano mo nilagyan ng laso ng inumin ng dad ko. Nilabanan niya ang mga mata ng kaharap. Isa akong chef. Trabaho kong magluto para sa mga tao. Hindi ang lasulin sila. Paano ko ba mapapatunayan sa'yo na wala akong kasalanan? Tiningala ni Lizelle ang binata nang padabog siyang binitawan nito at mabilis na tumindig. Hanggat walang napaparusahan at umaako kung sino talagang pumatay sa kanya. Mariin na sagot ni Sebastian. Hinablot niya ang cellphone ng dalaga. Akin na nga yan! Iniwas nito sa kaniyang sarili niyang cellphone at matuloy na nagtitipas sa harap niya. Tatawag-tawagan kita. Naguluhan ang anyo ni Lizelle. Just to make sure na hindi ka tatakas. Buti na lang at nasambot niya ang cellphone nang basta na lang ihagis yon ang binata. Hawak-hawak niyang batok. Halos alas 6 na rin sila nagsarado ng shop. Basta na lang din iniwan ni Karel ang trabaho nang walang pasabi. Kasalukuin siguro silang magkausap noon ni Sebastian nang umalis ito. Ilang araw na rin niyang napapansin ng kaibigan at hindi pa rin siya kumbinsido sa sinabi nito tungkol sa trabaho. Palaisipan sa kaniyang lahat. Kasalukuyan niyang hila-hila ang trash bag nang tumunog ang kaniyang cellphone. Sanay naman siya sa mga unknown number dahil baka customer kaya sinagot niya na iyon. Hello? Si Lizelle ang kapili po ba to? Ma'am, kilala niyo po ba si Mr. Sebastian Romero? Patuloy ng lalaki. Dinikit pa niya ng gusto ang speaker ng cellphone sa tenga. Gusto niyang makasigurado sa narinig na pangalan. Narito po kasi siya sa bar. Sobrang lasing na po. Pakialam ko naman dyan. Wala sa loob na sagot niya. Pasensya na, pero mukhang mali kayang tinawagan. Hindi ko siya kadugo. Agad niyang tinapos ang tawag. Seryoso si Lizelle habang naglalakad. Wala pa man sa loob ay umaalog na ang tutulin niya sa tenga sa lakas ng tugtog sa bar. Hindi niya rin alam kung bakit siya nandito. Sabihin na lang natin na may konsensya pa siyang natitira kahit na parang walang konsensya ang susunduin niya. Tiningnan niya ang mga nagkalat na bote ng beer at mga tissue sa sahig bago umakyat sa nakaupo at lupaypay na binata. Sayad ang kamay nito sa sahig ng bar. Hoy! Gising ng dalaga habang tinatabig ng paang palad dito. Suntok sa buwan kung magigising niya ito dahil bukod sa langus sa alak ay napakalakas ng sound sa loob. Nagpatulong na lang siya sa isang bouncer at waiter para ihatid sa kotse niya si Sebastian. No choice siya. Iuuwi niya ito sa sariling apartment niya. Iinom-inom, hindi nagtira ng pang-uwi. Kausap ni Lizelle sa lasing na binata. Marahang minulat ni Sebastian ang mga mata. Nanunoot na agad sa ilong niya ang nakakagutom na amoy. Hindi siya pamilyar sa lugar na kinamulatan. Nang bumangon
ay wala siya sa kama. Nasa sahig siya, may isang kumot at isang piraso ng unan. Sa kinauupuan ay kita niya ang maliit na sala. Parang isang TV lang at walang halos silya. Natanaw niya rin sa tabi ang isang mesa bago niya narinig ang tila nagluluto. Gising ka na pala. Naabutan niya ang nakatalikod na si Lizelle at tubiling at tubili sa pagluluto ng kung ano. Umupo ka muna. Kung ayaw mo, pwede ka nang umuwi. Natigilan ng dalaga nang sa pagpihit sa mesa ay nakaupo na ang kaniyang pandangal na bisita. Sabog ang itim na buhok at talagang mas gumapo pa sa woke up like this look nito. Ano yung niluto mo? Tanong nito habang nakasilip sa hawak niya. Vegetable fried rice, gusto mo? Nanunok ni Sebastian ng laway. Ay sus, nahiya pang walang iya. Ani yan ni Lizelle. Pinanood niya kung paano siya lagyan ng dalaga sa plato ng pagkain. Nang iabot nito ang kutsara ay nagkatinginan sila. Hindi kita lalasunin. Kung gusto kitang patayin kagabi pa sana, tinakpan ko sana ng unan yung mukha mo. Dire-diretsyong litanya nito. Nakatitig siya sa mga mata nito nang tanggapin niya ang kutsara. Umupo sa ibabaw ng mesa si Lizelle dahil isa lang naman ang silya niya sa apartment. Sabay silang tahimik na kumain. Napatango pa si Sebastian nang malasahan ang sarap sa luto ng dalaga. Mag-isa ka lang dito? Umandar na ang pag-iimbestiga niya. Oo, namatay na yung mama ko last year. Your dad, siblings. Nabuntis lang si mama sa kumpanya ng boss niya noon. Hindi siya pinanindigan ng tatay ko. Naging marahan ang pagnguya niya at sandaling binato ng tingin si Lizelle. May mga kapatid siguro ako sa ama, pero hindi ko pa sila nakikita. Hindi rin kasi ako kinikilala ang anak ni Papa. Mapait pang dagdag nito. Hindi ko alam kung kilala niya ako. Ang alam ko lang, wala talaga siyang pakialam sa akin. But still, ang tindi pa rin ang atungal mo sa wake ng daddy ko kasi napagkamalan mo siyang tatay mo. Sinalubong niya ang mga mata ng binata. Kapag ba hindi kinilala ang anak, hindi na pwedeng umiyak ng ganun? Nung akala ko ang papa ko ang nasa loob ng kabaong, naghalo-halo ang nararamdaman ko. Yung sama ng loob ko nawala. At nang gabing yun, napagtanto kong kahit na marami siyang pagkukulang, mahal ko pa rin siya at siya pa rin ang tatay ko. Napangiti ng mapait si Sebastian habang pinagmamasdan ng dalaga. Naisip niyang karapat dapat ba itong paratangan ng isang krimen. Lalo na ang kumitil ng isang buhay. Ngayon na naririnig niya ang pagmamahal nito sa amang hindi ito kinilala. Pero nanatiling mahal na mahal ng dalaga. Kahit naman kasi pagbabalibalik ka rin ng mundo, tatay ko siya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ako narito. At mas gusto ko siyang mahalin kesa kamuhian. Maiksi lang ang buhay. Tumango na lang ang binata. Konti na lang talaga, magiging inosente na sa mga mata niya ang dalaga. Mas masarap magmahal kesa magalit. Nagtagpo ang kanilang mga mata pero agad ding umiwas ang dalaga. Kumain ka ng kumain. Mabilis na aniya ni Lizelle nang lagyan pa ng pagkain ang plato niya. Natural siyang napangiti habang ngumumuya. Ako na magdadrive. Nilingan niya si Sebastian. Kasalukuyan silang nasa labas ng apartment. Nakiligo na rin ang binata sa bahay niya. Akala niya matatagalan pa ito kaya nauna na siyang lumabas. Hindi na, ako na. Inagaw nito ang susing hawak niya. I got this, okay? Gusto mo bang halikan din kita para hindi ka na magpumilit? Nanunuksong tanong pa nito. Okay. Anong okay? Natatawang aniya ni Sebastian. Ikaw nang mag-drive. Sagot agad ni Lizelle. Pinagbuksan pa siya ng pinto ng kotse. Sandaling tiningnan siya ni Sebastian. Napilig na lang ni Sebastian ang ulo. Nakabantay siya kung paano magmaneho ang binata. At baka para-paraan lang nito ang pagbubolontaryo at ibangga pa siya kung saan. Relax. Marunong akong magmaneho. I can even drive you crazy. Mayabang na wika ni Sebastian nang suniyapan siya. Hanggang sa huminto na sila sa tapat ng bake shop. Tinulungan pa siya nitong buksan ng tindahan. I have to go. Paalam ni Sebastian.
Sige. Nahihiyang sinalubong ni Lizelle ang seryosong mga mata ng binata. Hindi niya alam kung bakit ngayon ay nakadama siya ng hiya sa harapan nito. Dahil ba iba ang emosyong meron ang binata? Dahil ba hindi nagalit ang magaganda nitong mga mata? Tumalikod na ito pero muling umikot paharap. Thank you for taking care of me last night. Wala yon. Wala naman akong choice. Ako ang tinawagan ng waiter eh. Natawa sandali si Sebastian. Isa pa, alam ko naman na may pinagdadaanan ka. Kaya nga kahit lagi kang galit, iniintindi na lang kita. Yun lang naman ang kaya kong gawin kung makakabawas yun sa pagluluksa mo. Naging seryoso ang mukha niya habang magkahinang ang kanilang mga mata. Kita at ramdam niya ang totoong damdamin ng dalaga habang sinasabi yon. Alam niyang may malasakit dito sa kanya dahil kung wala, hindi na sana siya nito pinuntahan sa bar. Sana mahanap na talaga ang kriminal na gumawa nun sa daddy ko. Mahina niyang aniya. Sana nga. Pagsang-ayon ni Lizelle habang nakatitig sa mga mata niya. Brother. Automatikong ibinaba ni Sebastian ang cellphone. Nakangiting lumapit sa kaniyang kaibigan na si Owen. Anong nangyari kagabi? May nakita ka ba? Wala. Kagabi ay hindi naman talaga siya lasing. Nagpanggap lamang siya. Sinadya niyang utusin ng waiter na tawagan si Lizelle para iuwi siya. Umaasa siyang may makitang kahit anong ebidensyang pwedeng magturo sa dalaga. Pero kagabi na nasa loob siya ng maliit na apartment nito ay wala talaga siyang nakita o nakuha. Inasikaso pa nga siya kahit na akala ni Lizelle ay tulog siya. Eh, anong nangyari lang kagabi? Iniwasan ni Sebastian ang mga mata ni Owen. Kunyaring inayos niya ang ilang papeles sa lamesa. I just slept. Natulog lang? Sinili pa ng kaibigan ang mukha niya. Oo. Ano bang ginagawa kapag gabi? Nag-aar kong makilay na tanong niya nang pagtagpuin ang mga mata nila ng kaharap. Itinikom ni Owen ang labi. Pinipigilan ang isang ngiti. You know what? Ang dumi ng isip mo. Hindi siya ganyang klase ng babae. Pagtatanggol niya. Wow! Nag-iba yata ang ihip ng hangin. Tumingin pa saglit ang kaibigan sa paligid. Here you are now, brother. Protecting and defending your number one suspect. Natatawang saad nito. Inirapan ni Sebastian ang kaibigan. So, may tiwala ka na sa kanya ngayon? Tinitigan niya si Owen. I want to know more about her. Gusto kong malaman kung may kakayahan ba siyang gawin ng ganong krimen. Okay, that's the goal. Not to fall for her. Alright, Sebastian. Tukso nito. Isang dirty look ang binigay niya sa kaibigan. Inikot niya ang swivel chair at humarap sa tanawin. Mahina rin siyang napabuntong hininga. Imposibleng mahulog siya kay Lizelle. Sa babaeng pinaghihinalaan niyang babae ng ama. Wala pa kasi akong nahanap na trabaho. Ganun ba? Pwede ka namang mag-part-time muna rito. Sagot ni Lizelle habang nasa counter ng shop. Talaga? Napatingin siya kay Karel na nakangiti at walang hinto sa pagmuya ng bubble gum. Oo, yung call center na pinapasukan mo, wala na ba talagang balak magbukas? Wala na. Putol nito habang pinapatungan ng apron ang suot na blouse at maiksing short na maong. Hi, Lizelle. Jacob. Kunin ko lang yung order ko. Ah, sure. Sandali lang. Matapos makababa ng kotse, ay inayos ni Sebastian ang kurbata. Nilinis pa niya sandali ang lalamunan bago tiningala ang bake shop ng dalaga. Nang buksan ang pinto ay nawala ang maliwalas niyang imahe. Naabutan niya ang dalaga na may kaharap na lalaki. Natigilan si Lizelle sa pagkukwentuhan dahil sa masakit na tengang tunog. Nang lingain niya ay naroon si Sebastian. Hila-hila ang bakal na silya at itinabi sa kinauupuan niya. Chef, bake shop ba to o bar? Bakit pwede kang i-table? Seryosong tanong nito kasabay ng pagsuliyap kay Jacob. Anong sinasabi mo? Nilinga siya ng binata habang madilim ang muka.
Sa pagngiti nito ay halatang may kalakip na matinding inis. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Dapat nasa loob ka ng kitchen mo at nagbe-bake. Not here. Muli nitong sinulyapan si Jacob. Napahinga na lang siya ng malalim. Hindi na makatra si Karel na may daladalang order sa lamesa nila. Kaya nahihiya nitong inukupahan ng silyang katabi ng pinsan ni Lizelle. Ito na yung order mo. Salamat Jacob. Pakisabi kay tita happy birthday. Dumukwang pa siya para iabot ang kahon ng cake sa kaharap. Parang babaeng umiikot ang mga mata ni Sebastian. Hindi niya alam kung bakit bad trip siya, lalo na sa kaharap na lalaki. Sige, salamat Lizelle. Mauna na ako. Tumayo na si Jacob. Akmang titindig din ang dalaga nang hawakan siya ni Sebastian sa kamay. You stay. Kaya na niyang lumabas ng shop mo. Ang tanda-tanda na niyan. Lukot na siyang bit nito nang lingain niya. Mahigpit din ang kapit nito sa ibabaw ng kamay niya. Kaya napilitan siyang idikit muli ang puwetan sa kinauupo ang silya. Alis na. Parang batang inutusan ng binata ang pinsan niyang si Jacob. Ako na maghahatid sa kanya. Nagmamandaling voluntaryong saad ni Karel at tumayo. Inigkas ni Lizelle ang kamay kung saan nakapatong ang palad ni Sebastian. I want your bestseller cheesecake. Order nito nang tumayo siya. Maghintay kayo sir. Dadalhin na lang ng waiter. Tugon niya habang nakatalikod. No, ikaw ang magdala. Huminto siya at nilingon ang binata. Bakit yung kaninang lalaki? Ikaw pang nagdala. Iyahatid mo pa nga. Bakit? Pinsan ba kita? Walang emosyong tanong niya. Natigilan naman si Sebastian. Nalunok niya rin ang laway. Mabilis niyang pinutol ang pakikipagtitigan sa dalaga. Maghintay ka riyan. Tuluyan na siyang tinalikuran ni Lizelle. Hindi na nakontrol ng binata ang ngiti. Napatingin siya sa kaibigan ng dalaga na natatarantang dumaan sa tabi niya. Close na pala kayo ng anak ni Gilberto? Usisa ni Karel habang nasa kusina sila at nililinis ang mga pinaglutuan. Kami? Close? Natanong niya rin ang sarili. Ibig sabihin, okay na kayo? Hindi ka na niya pinaghihinalaan? Wala namang dapat sisihin sa nangyari sa matandang yun. Baka siya mismong naglagay ng lason sa alak niya. Hindi humihingang dagdag pa ni Karel. Napahinto sa ginagawa si Lizelle at napakura. Marahan niyang nilinga ang kaibigan na nakaupo sa mesa at nagpupunas ng mga gamit. Paano mo nalaman na nasa alak ang lason na pumatay kay Mr. Romero? Nakita niya kung paano namutla si Karel. At ng oras na yon ay mas nadagdagan ang paghihinala niya sa kaibigan. Sa ano? Hindi nito alam ang isasagot. Sa balita. Dagdag ng kaibigan nang bumaba at tumalikod sa kanya. Mauna na ako. Gabi na. Natatalantang lumabas ng kusina si Karela. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin. Nahagip ng mga mata niya ang bag na naiwan ng kaibigan. Naroon pa siya sa loob ng shop at nagpapatay ng mga ilaw. Kinuha niya yon. Nasilip niya ang nakaawang na silang zipper nito. Nakonsensya pa si Lizelle na buksan yon pero wala rin siyang nagawa. Alam niyang hindi siya makakatulog hanggat hindi niya masisigurado ang gumugulo sa isip niya. Umupo siya sa silya at binuksan ang bag. Siya na lang ang tao sa loob ng madilim na shop. Nakita niya roon ang isang itim na gloves. Maraming bagay pa ang naroon. Nagkalat din sa loob ng bag ang paborito nitong nguyain na bubble gum. Hanggang sa makita niya ang isang maliit na bote na nakasilid sa isang ziplock. Napatitig siya kung saan. Huwag naman sana. Sana nagkakamali siya. May nabubuo siyang kutob. Sa pagkakataon na ito, sinong sasabihan niya sa mga hinalang meron siya? Automatikong napalingon si Lizelle. Naroon si Sebastian. Nakasandal sa pickup nito at nakahalukip-kip. Mabilis ang paghinga niya na napansin ang binata kaya nag-alala itong nagtungo sa dalaga. What's wrong? Bakit ka namumutla? Hinawakan niya ang binata sa braso nang alalayan siya nito sa bewang. Wala. Are you sure?
Sinili pa nito ang mukha niya, kaya napatitig siya sa mga mata ni Sebastian. Paano niya sisimulang sabihin ang nadiskubre? Tara, iyahatid na kita. Iginiya siya nitong sumakay sa sasakyan habang lulan ay wala pa rin siyang lakas ng loob sabihin ang nalaman. Hello? Yes, officer. Pupunta ako. Binalingan ni Rizal si Sebastian. Sino yun? Yung investigador sa kaso ni Dad. Iyahatid muna kita sa bahay mo bago ako magpunta sa presinto. Pwede ba akong sumama? Napatingin ang binata sa kamay niyang nakakapit sa isang braso bago marahang sinalubong ang mga mata niya. Nasa loob sila ng police station, kaharap nilang ilang pulis at maingat na nakikinig. Sa naging investigasyon namin sa kaso ni Mr. Romero, may isang babae siyang kasama sa isang hotel suite. Pagkatapos nilang mag-dinner, umakyat sila ng kwarto at doon uminom. Doon lumabas na may laso ng wine na ipinainom sa kanya. Nahigit ni Lizelle ang hininga. Napansin naman yun ni Sebastian. Sinuliyapan niya ang dalaga at bigla na lang kinabahan. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano. Pero bakit parang apektado ito sa narinig? Maaring may relasyon ng suspect kay Mr. Gilberto. Wala namang nawalang kahit anong pera o gamit sa kanya. Pero buhat sa statement ni Mrs. Romero, marami siyang naging withdrawal sa banko sa nakalipas na buwan. Patuloy ng pulis. Tahimik silang bumaba ng kotse nang huminto sa tapat ng apartment building. Dahan-dahang tiningnan ni Lizen ang tahimik na binata. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya ang nalaman. Okay ka lang ba? Sinapo pa ni Sebastian ang kabilang pisngi niya, kaya nagtama ang kanilang mga mata. May gusto ka bang sabihin? Tanong pa nito. Kumurap ang mga mata niya. You can tell me everything. Kung ano man ang maririnig niya sa dalaga, pakikinggan at tatanggapin niya. Mas pinipili niya ngayong buksan ang sariling makinig kaysa ang husgahan ito. Alam niyang may kabutihan sa dalaga. Nanginginig ang kamay ni Lizelle nang abutin ang palad ng binata. Napatingin doon si Sebastian. Ako pa rin ba ang pinaghihinalaan mong babae ng daddy mo at pumatay sa kanya? Nalunlo nito ang laway. Hindi niya mailarawan ang nasa mata ni Sebastian, pero malinaw niyang nasisilayan na wala ng galit at paghihinala roon. I really don't know at gusto ko lang makinig sa'yo. Tumango siya at mas hinigpitan ang kapit sa kamay nito. Dahil sa sagot ni Sebastian ay mas dapat niya itong tulungan malaman ng totoo. Pwede bang pagkatiwalaan mo ko? Tanong pa niya rito. Marahang tumango ang binata. Nag-uusap ang kanilang mga mata. Kahit walang sabihin ay alam nilang nagkakaintindihan ang mga yon. Marahang lumapit sa kanya si Sebastian at nang yakapin siya nito ay ginantihan niya rin. Humigpit pa ang yakap niya rito. Friend, bakit sarado tayo? Mataas na agad ang energy ni Karel nang pumasok sa loob ng shop niya. Hinila nito ang isang silya sa tapat niya. May sakit ka ba? Ano, bakit sinira mo ang shop ngayong umaga? Seryoso ang tinitigan niya ang kaibigan. Karel, may tiwala ka ba sa akin? Napahinto ito. Kaibigan ba ang turing mo sa akin? Ah, ano bang pinagsasabi mo, Lizen? Alam mo kung anong tinutukoy ko. Makahulugan niyang sagot. Naghinang ang kanilang mga mata. Naaninag naman niya ang kakaibang kaba sa kaibigan. Sabihin mo lang, makikinig ako. Wala akong sasabihin. Matigas na putol agad nito sa kanya. Marahan niyang ipinatong ang naiwang bag nito kagabi. Doon niya nakita kung paano mabigla si Karel. Makikinig ako. Pangako, hindi kita huhusgahan. Magsabi ka lang ng totoo. Naiiyak na aniya ni Lizelle. Nakita niya agad ang mga luha ng kaibigan. Ikaw ba? Ilang segundong dumaan ang katahimikan bago ito pumalahaw ng iyak. Tumulo ang luha niya dahil doon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bakit ko ginawa yun? Hagulhol ni Karel. Tumango siya at niyakap ang kaibigan. Alam na niya ang totoo.
Nang gabing tawagan siya ni Karel, ay gulong-gulo ito. Nagkamali ito ng pagsabi ng chapel dahil doon nakaburol ang matanda. At ang gabi-gabing trabaho sa call center nito ay hindi totoo. Ang mga gamit at pera na ginagastos ng kaibigan ay galing sa matandang bilyonaryo. Ang hindi niya maintindihan kung anong dahilan nito para kitilin ang buhay ng ama ni Sebastian. Yumuko siya sa tapat ni Karel. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo siya nilason? Sa halip na sumagot ay mabilis siyang hinawakan sa kamay ng kaibigan. Huwag mo kong isusumbong, Lizen. Hindi ko naman sinasadya. Nagtalo kami dahil ayaw niya akong bigyan ng pera. Nalaman ko rin na wala ako sa pamamanahan niya. Hindi makapaniwala si Lizen sa naririnig kay Karel. Napatingin siya sa mga kamay nila. Dahil lang sa pera kaya mo yung ginawa? Natigilan ito. Hindi ka Diyos, Karel. Wala kang karapatang kumuha ng buhay na hindi naman ikaw ang nagbigay. Dahil lang sa pera, inalisan mo ng ama at asawa ang pamilya niya. At walang katumbas na halaga yun, Karel. Alam ko, nagsisisi ako. Kung nagsisisi ka, bakit ka pa rin nandito? Anong gusto mong gawin ko? Aminin mo ang kasalanan mo. Sasamahan kita. Hindi kita pababaya. Mabilis na tumayo sa kinuupuan si Karel. Muntik pa nga siyang matumba. Karel! Hinawakan niya ito sa braso pero malakas na inigkas nito iyon at galit na humarap sa kanya. Akala ko ba kaibigan kita? Oo, kaya nga ginagawa ko to. Kaibigan kita kaya gusto kong pagbayaran mo ang ginawa mo. Hindi, mas pinipili mo yung Sebastian na yon kaysa sa akin. Pilit niyang hinahawakan ang kamay ni Karel pero iniiwas yon ng kaibigan. Hindi totoo yan. Natanaw nito si Sebastian na papasok ng shop. Kaya mabilis at malakas nitong tinulak. Nabuwal siya at napaupo sa sahig. Napatingin ang binata sa humahangos at nagmamadaling lumabas ng shop na kaibigan ng dalaga. Pumasok agad siya sa loob ng matanawang dalagang nakaupo sa sahig. Sebastian! Naiyak nitong wika. What happened? Tanong niya habang inaalalayang tumayo si Lizelle. Hanggang sa mapatingin si Sebastian sa bag na nasa ibabaw ng mesa. Lumapit siya roon at doon niya nakita ang pares ng gloves at maliit na bote na may lamang likido. Nandudumilat siyang luminga sa dalaga. Sinundan niya ng tingin ng kaibigan nito. Alerto siyang lumabas ng shop para sundan ang babaeng kalalabas lang. Sebastian! Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Napapikit si Lizelle sa lakas ng boses ng binata nang humarap sa kanya. Napayuko siya. Hinihingal na kinuha ni Sebastian ang cellphone. Tinawagan niya si Owen, ganoon na rin ang mga pulis. Magkakaharap sila habang nasa mesa. Nasa harap na nila ang ebidensya. Kumpirmado na si Karel Rodriguez ang pumatay kay Mr. Gilberto Romero. Sa naiwang bubblegum at ang fingerprint niya sa baso ng wine ay tumugma rin sa latex gloves na ito. Bumilog ang butas ng ilong ni Sebastian habang nakikinig sa pulis. May na-recovered sa cellphone ni Mr. Romero na mga conversation at ilang pictures nilang dalawa. Sa hotel kung saan sila nag-check-in ay malinaw na nakita rin si Ms. Karel. Put her in jail. Nilingan ni Lizelle ang namumuhing binata. Magsasagawa kami ng entrapment operation, Ms. Capile. Kailangan namin ng kooperasyon niyo. Matapos makagawa ng plano, ay inihatid ni Owen at Sebastian ang mga pulis sa labas ng shop. Si Lizelle naman ay nanatiling nakaupo at tulala. Naaawa siya sa kaibigan. Ayaw niyang isipin na trinador niya si Karel. Hindi niya dapat ito pabayaan. Miss Capile, tiningalan niya si Owen katabi nito si Sebastian. Iyahatid ka na namin. Aniya ng kaibigan ng binata. Dito muna ako. Baka bumalik si Karel. Sinuliapan niya ang binatang anak ni Gilberto Romero. Nauna itong pumihit patalikod. Sige, mauna na kami. Paalam sa kanya ni Owen. Naiipon ang mga luha ni Lizelle nang maiwan mag-isa. Naiintindihan niya kung saan nang gagaling ang sama ng loob ni Sebastian. Alam niya noon pa man ang matinding galit nito sa pumaslang sa ama.
ganoon na rin sa kanya. Pero hindi niya agad nagawang sabihin ng totoo. Huminga siya ng malalim. Naiipit siya sa kaibigan at sa lalaking gusto niyang tulungan. Sinubukan pa niyang i-dial ang numero ni Karel. Nang walang sumagot, ay nagpadala siya ng mensahe rito. Naisip niyang sa shop na lang matulog. May maliit namang office doon at may sofa. Napanood niyo na ba yung balita? Nang pumasok sa Lizelle sa kusina, ay rinig niya ang usapan ng mga empleyado sa shop. Wala tayong kamalay-malay na si Karel pala ang kriminal na pumatay doon sa matandang bilyonaryo. At hindi lang yun, babae raw siya ni Gilberto. Kaya pala palaging maraming pera si Karel. Tapos sabi niya, call center agent daw siya. Tama na yan. Awot niya nang pumasok. Chef, yumuko ang dalawang tauhan. Oo, mali ang ginawa niya. Pero wag naman natin siyang hatulan na para bang napakalinis natin. Isa pa, naging kasamahan natin siya. Kaibigan ko siya. Hindi niyo siya dapat pinag-uusapan ng ganyan. Pasensya na ho, Chef. Minabuting lumabas ni Lizelle. Wala silang customer sa loob. Siguradong dahil sa isyu ang kinasasangkutan ng kaibigan. Isang malalim na hininga ang pinakawala ng dalaga. Hindi lang naman ang shop niya ang mahalaga. Si Karel din. Ayaw niyang habang buhay itong magtago at husgahan ng mga tao. Gusto niyang mapabuti ang kaibigan at isang paraan lang ang naiisip niya, ang pagbayaring ito sa kasalanang nagawa. Pero paano niya may tutulak ang kaibigan sa kulungan? Umupo si Lizelle sa silya at iniyoko ang ulo. Hindi niya rin alam kung magiging maayos pa sila ni Sebastian. Kung pagkakatiwalaan pa rin siya nito. Lizelle, automatikong nagtaas siya ng ulo. Karel, tumayo at niyakap siya ng kaibigan. Tulungan mo ako. Kailangan ko ng pera. Ha? Magtatago ako sa probinsya. Hindi ba nag-text ka sa akin na tutulungan mo ako? Kailangan ko ng pamasahe. Karel, huminto ito sa pagmamadali at tiningnan siya sa mga mata. Sumuko ka na. Hindi. Karel Rodriguez, hinuhuli ka namin sa salang pagpatay kay Gilberto Romero. Lumabas agad ang mga pulis na kanina pa nakabantay sa loob at labas ng shop. Alam niyang siya lang ang matatakbuhan ng kaibigan. Kaya nang mag-offer siya rito ng pamasahe at mag-alok ng tulong, alam niyang hindi nito iyon tatanggihan. Lizelle, ano to? Umiiyak at hindi makapaniwalang hysterical ni Karel habang hawak ng dalawang pulis. Hindi niya tiningnan ang kaibigan kung paano lagyan ito ng mga pulis ng posas. Tinakpan niya rin ang bibig para impit na mapaiyak. Lizelle! Tawag nito sa kanya habang patalon-talon at ayaw magpahila sa mga otoridad. Patawarin mo ako, Karel. Umiiyak niyang aniya. Kitang-kita niya kung paano bitbitin ng mga pulis ang kaibigan palabas ng shop at isakay sa isang mobile police car. Lumabas na rin ang halos lahat ng pulis sa paligid ng shop niya. Dumadaloy ang mga luha niya habang pinanunood ito. Alam niyang hindi gusto ni Karen ang nangyari. Maaring nadala lang ito ng emosyon. Ulila na ito at walang maaasahan sa buhay. Kumapit ang kaibigan niya sa patalim dahil wala na itong makapitan pang iba. Nangarap si Karel ng manangyang buhay at hindi niya dapat husgahan kung anong nararamdaman ito para sa matanda. Pero pagbabalibalik na rin man natin ang mundo, nagkasala ang kaibigan. Kumitil ito ng isang buhay, isa yung kasalanan na dapat pagbayanan. Sa ginawa niya, hindi niya alam kung matatawag pa nga ba siyang mabuting kaibigan. Kung hindi na, matatanggap niya kung kamumuhian siya ni Karel. Maiintindihan niya. Ang mahalaga, alam niyang mahal at tunay siyang nagmamalasakit dito. Napatingin si Lizelle nang may lumapit sa kanya. Naroon si Sebastian, mas lalong naging masagana ang mga luha ng dalaga. I'm sorry. Aniya nito bago siya niyakap. Agad siyang gumanti rito ng mahigpit na yakap. Pareho silang nakatayo sa tapat ng puntod ng ama ni Sebastian. Ilang linggo na rin ang nakalipas. Hinihintay na lang nila ang hatol ng korte.
Pero dahil sa pag-amin ni Karel sa krimen, mas mababa ang naging sentensya nito. Madalas niyang dalawin ang kaibigan. Noong una ay may sama pa ito ng loob. Pero sa mga lumilipas na araw ay ramdam niyang bumabalik na ang dati nilang pagkakaibigan. At nakikita niya ang pagbabago rito. Handa nitong pagbayaran ng lahat. Nakahingi na rin si Karel ng tawad kay Sebastian. Sana lang ay matagpuan ang binatang kapatawaran. Hindi man ngayon, sana sa susunod na panahon. Pinapatawad na kita, Dad. Sana, patawarin mo rin ako. Wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. Sa kabila ng nagawa ng ama, ay hindi nabawasan ang pagmamahal at respeto niya rito. Sana hindi ganito natapos ang lahat. Huwag kang mag-alala kay Mama. Ako nang bahala sa kanya. Agad na pinunasan ni Sebastian ang tumulong luha. Nahanap na niya ang katarungan na hangad para sa ama. Matapos mag-alay ng maikling dasal ay nag-antanda na si Lizelle. Humingi rin siya ng tawad sa matanda sa nagawa ng kaibigan. Gusto ko rin humingi ng tawad sa iyo. Nilinga ni Sebastian ang dalaga. Dapat sinabi ko na agad. Pero mahal ko si Karel. Itinuring ko siya hindi lang bilang kaibigan, kundi para kong tunay na kapatid. Wala akong balak na itago kung anong ginawa niya. Humahanap lang ako ng tamang pagkakataon para kausapin siya. I understand. Yumuko pa si Sebastian. I should be the one apologizing. I accuse you of the things you can't do. All this time, hinusgahan kita. Nagkatitigan sila. Despite everything, hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako. And for that, I really thank and appreciate you. Hindi madaling saktan ng isang kaibigan. But still, you did it. You did the right thing. Hindi mo ako naging katulad na mapanghusga. Siguro kasi, higit sa lahat, pareho tayong anak si Sebastian. Alam ko kung paano magmahal at masaktan ng isang anak. Sagot ni Lizelle. Sandaling tumanaw siya sa palubog na araw bago binalik ang atensyon sa binatang nasa harapan. Mauna na ako. Napangiti ng malungkot si Sebastian. Hindi man naging magandang unang pagkikita natin. Dahil umiyak ako sa burol ng hindi ko naman ama. At dahil doon naghinala ka, marami mang sumunod na hindi natin binustong mangyari. Sa kabila ng lahat ng yun, masaya pa rin ako na nakilala ka si Sebastian. Naiiyak na aniya ng dalaga. Hindi niya alam kung para saan ang mga luha. Dahil ba alam niyang tapos na ang lahat? Wala nang dahilan para magkita sila ng binata. Wala nang rason para punta-puntahan pa siya nito dahil alam na nito ang totoo. Hinakbang na ni Lizelle ang paa nang hawakan ni Sebastian ang pulsuhan niya. Lizelle, natigilan ng dalaga. Ito ang unang beses na tinawag nito ang pangalan niya. Ramdam niya ang pagyakap nito sa kaniya mula sa likuran. Hayaan mo naman akong bumawi sa iyo. Hayaan mo naman akong mas mahalin ka pa. Mas hinigpitan niya ang yakap sa babaeng ayaw niyang mawala sa kanya. Marahan siyang hinarap ng binata. Nagtugma ang kanilang mga mata. Pinunasan ni Sebastian ang mga luha ng dalaga. Sigurado ka ba dyan? Nakangiting tanong ni Lizelle. Madalas man siguro akong maghinala at magkamali. But this time, alam kong tama na piliin kita. Pwede mo ba akong bigyan ng pangalawang pagkakataon? Nag-aalang ang tanong ni Sebastian sa kanya. Tumingkayad si Lizelle para abutin ang labi ng binata. Agad namang kinabig nito ang bewang niya at tinanggap ang isang matamis na halik. Nagkatawanan sila nang muling magharap. I love you, Lizelle. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili ko na masama kang tao, hindi pumapahig ang puso ko. Mahal din kita, Sebastian. Muli silang nagyakap. Sa lumipas na taon ay kinasal din sila at biniyayaan ng dalawang anak, isang lalaki at isang babae. Makalipas din ng halos ilang taon, matapos pagbayaran at magsisi ni Karel, ay nakakuha ito ng parol at pansamantalang nakalaya. Dahil doon, mas ginusto ni Sebastian ang magpatawad.
wala na siyang dahilan pa para mabuhay sa galit dahil ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang pamilyang hindi niya inaasahan. Nagpapasalamat siyang nakilala ang asawang si Lizel. Ipinakita nito sa kanya na walang kabayaran ang pagiging mabuti, ngunit meron itong sukli. At yun ang kanilang mga anak. Naging daan nila yon para maging tunay na masaya, malaya at payapa. Sa mundong ito na mapanghusga, tunay na kailangan natin ng pusong mapagpatawad at marunong umunawa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.